Hello, welcome back to my YouTube channel. My name po is Sharon. Sa mga nanonood sa aking vlog, thank you very much po. At sa mga bago pa lang, welcome. Ngayon po, pag-uusapan natin is tungkol sa effect or side effect ng mga pills, contraceptive pills. Okay. Alright, so marami pong klase ng mga contraceptive pills. Meron po talaga yung pills, yung tableta. Iba-iba rin yung klase ng tabletang yon. Meron din namang mga injectable, may mga IUD. So, depende po sa inyo kung anong choice nyo na gustong gamitin. Pero, kailangan po na magpa-consult kayo muna sa doktor bago kayo mag-start kung ano man gusto nyong gawin or gamitin. For in my case po, ako po nakapaggamit na ng injectables, saka ng pills. So, yun po ang aking nagamit na. And yun po ang aking pag-uusapan ngayon. In my experience. So, una, maraming natatakot about pag-inom ng mga pills because baka sabihin o yung iba kasi naniniwala na baka, you know, maka-apekto yun, maraming side effects sa'yo, magkakaroon ka ng maraming sakit or something like that. Pero karamihan ang pag-inom po ng pills ay wala pong ganong kalaking side effect sa babae. Yung pills po kasi is additional hormones lang po yon para ma-prevent yung babae na mabuntis. So ito pong mga side effect na babanggitin ko po, ito po yung mga short term lang. So pag inom po ninyo is yun ang agad ang inyong nararamdaman. Meron din naman pong long term effect katulad ng kung meron pa kayong ibang sakit, pwedeng magka-develop ng mga breast cancer, pero very rare naman po 'yon. Depende po kasi sa katawan ng babae or sa tao kasi you know, iba-iba naman sakit na dumadapo sa mga tao. So, iba-iba rin yung effect ng gamot na iniinom niya. Kunyari, meron naman sila talagang history ng breast cancer or any cancer. So, parang naiisip na because of pills, kaya ka nagkaganito. No, there are many more dahilan kung bakit ka nagkakasakit at hindi lang yung pills na yon ang dahilan. So, in general po, very safe po naman talaga ang uminom ng pills. Kung ayaw nyo pong mabuntis, edi uminom kayo ng mga pills for any contraceptive na methods. So, sa akin po, ang iniinom ko ay Dayan. That is contraceptive pills. And yun ang pinakahiyang ko sa lahat ng mga na-try ko na before. So, ito muna po yung babanggitin ko, yung mga ibang side effects sa ibang babae or karaniwang nararanasan pag uminom pills. Una is nahihilo. Pag uminom ng pills, medyo lutang ka. Nahihilo, parang wala ka sa sarili. And then, ito ang common, masakit na ulo. Nagsusuka. Minsan, yung dede mo parang nananakit. And then yung spotting, minsan dinudugo ka ng paunti-unti. Kunyari, nagkaregla ka ng first week, mga second week, third week, medyo dinudugo ka ng konti. So yun, side effect din yun. Ito yung common din, yung pag-gain ng weight, na yung timbang mo parang tumataba ka because sa pag-inom ng pills, isang side effect din yun. Yung iba, pag-inom ng pills, nagkakaroon na maraming tagyawat pag hindi nila talaga hiyang. And then, yung mood swing or yung pagbabago-bago ng mga mood, kunyari, bigla ka nalang magagalit, basta iba-iba. And then, miss period, yun ito karaniwan talaga. Marami akong nababasa sa comment section na pag uminom silang pills, na iba yung kanilang schedule ng regular. So, minsan hindi dinadatnan, minsan dinadatnan. And then, another one is, kawalan ng gana sa pag-do or sex. Kasi,
isa yon sa mga side effects. And then, merong iba, yung vaginal charges, discharges, yung may mga lumalabas na malalapot sa kanilang mga puwerta. So, yun po yung mga side effects usually. In my case po, so before, nakaranas na ako ng mga pills na medyo hindi ganun ka-branded, ano. So, meron ako naranasan na 80 pesos na pills. Ang sakit sa ulo, sobrang sakit. Sinubukan ko lang yun, tapos iba yung epekto niya sa akin. Meron ding yung gagana ka sa pagkain. Pero this one, ang hiyang ko ay yung Dayan, which is medyo pricey talaga siya. Ngayon ata, tumatakbo niya siya ng kulang-kulang 700, something like that. Pero maganda yung epekto niya sa akin. Clear yung skin ko. Ang pinaka side effect niya lang is yung pag-gain ng weight. Talagang medyo hindi ako talaga pumapayat. Talagang medyo nadagdagan talaga yung aking weight. Gumagana sa pagkain. So yun ang side effect niya. Pero aside from that, regular ang regla ko. Hindi ako nagmi-miss ng regla. Hindi sumasakit ulo ko, yung skin ko ay nagki-clear, wala akong acne, can you see, wala naman. So, maganda ang effect niya sa akin. And then, nakagamit din ako ng injectable for 3 months. Pag injectable, usually talaga hindi ka dadatnan. Titigil talaga yung regla mo. So, tsaka mas medyo matapang yung injectable. So, yung doctor ko ay nag-suggest na sabayan ko ng calcium na supplement or vitamins yung injectable kasi medyo ibang effect niya sa mga buto-buto. So, sinabayan ko siya ng Caltrate. Pero ayoko kasi ng injectable kasi hindi ako dinadat na. So, feeling ko parang hindi lumalabas yung dumi-dumi sa matres ko. So, bumalik talaga ako sa pills. So, nag-stick ako sa pills. So, regular ko talagang iniinom yung pills ko para maging effective, hindi ako mabuntis. So, yun. Now, in the long term naman, sinasabi nila yung mga side effect. Sabi nila, yung pag-inom ng pills ng more than 7 years, minsan nakaka-develop daw ng breast cancer. You know, siguro may mga, very rare naman kasi talaga. Kung meron kayong history ng cancer, pwedeng ma-develop kahit anong cancer. So, iba-iba kasi talaga ang katawan. So, hindi masasabi na pills lang yung dahilan ng pagkakaroon mo ng breast cancer. So, ang importante is magpatingin talaga sa doktor ang mga babae every single year. Magpatingin kung may mga bukol-bukol sa dede, sa matres din. Kasi yung iba, yung nagkaroon ng yung may mga sakit, talagang nagugulat sila na meron na pala silang ganitong sakit. May mga myoma, may mga cancer sa ovary. Kasi nga, meron na silang nararamdaman before na abnormal na yung kanilang regla. Hindi pa sila nagpapatingin. Hanggang sa tumagal-tagal na, na meron pala silang sakit sa batres, tsaka lang sila magpapatingin pang nasasaktan na sila. May nararamdaman na silang masakit. So, very important talaga para maiwasan kung anumang sakit ng mga babae sa breast, sa ovary, kailangan magpatingin sa doktor regularly or every year para maiwasan yung ganong malalang sakit. So kung overall naman po, this is about contraceptive pills, very safe naman po ang pag-inom ng pills. Nakakapag-prevent po ito na huwag kayong mabuntis. So don't worry. Don't worry too much kung ayaw nyo talagang magbuntis, mag-pills kayo. Pero kung ayaw nyo rin naman na mag-pills, meron pa namang ibang contraceptive methods na pwede nyo gamitin. So, yun lamang po ang vlog. And thank you very much po for watching. Don't forget to subscribe to my channel. Thank you!